Chasing fire, not getting lighter. See the light getting brighter. My eyes can comprehend the future ahead. Daily devotion po na ginagawa natin every day sa ating buhay. Kaya alam ko na bawat isa excited lagi dahil alam ko na marami po tayong natutunan, mga kapatid. Alam ko na
Marami ng mga word ni Lord sa atin. Kaya po yung this week, ang tinatalakay po natin, the world helps us to mature. Ang sabi nga dun sa Matthew 5:48 po. At mula po nung Monday pa po yun hanggang last week po nag-start, and then ito po yung ngayon magtatapos po yung topic na ito. Number one is mag-review muna po tayo. The believer and his character. The believer and morality. The believer and works. The believer and love. The believer and maturity. The believer and the offering. The believer and prayer. Pinaka-last po ito yung the believer and fasting. Mahalaga po sa atin bilang mga believer, bilang Kristiyano, na maintindihan po natin yung fasting. Kasi ito po yung mahalaga sa buhay Kristiyano, yung malaman po natin kung ano yung ibig sabihin ng fasting. Mababasa po natin ito sa Matthew chapter 6 verses 17 to 18. Basahin po natin, "But when you fast, put oil in your head and wash your face so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen. And your Father who sees what is done in secret will reward you." Kaya nga po, mga kapatid, ang pag-fasting sa Tagalog ay pag-aayuno. Ito po yung kailangan po natin, sabi nga, put your, bibigyan, lalagyan doon natin yung head natin ng oil, at kailangan natin mag-wash ng face natin. Kaya medyo maganda tayo. Hindi natin papakita sa mga tao na nag-fasting ka para ang lungkot mo, di ba? Kaya makita sa atin na yung glory ng Panginoon. Kaya ang pag-anuyo po, hindi po to ginagawa po natin in secret, na lihim po between you and the Lord. Kaya po hindi po natin, kaya magkakaroon po tayo ng reward or gantimpala sa ating Ama sa ginagawa po natin. Kaya kapag nag-fasting po tayo, hindi yun na pinapakita, pinalandakan natin, o ako nag-fasting ako, pinag-fasting kita, may gusto kong hingin sa Panginoon, pinag-fasting ko talaga, hindi po yun. Kaya nga sabi nga, gagawin po natin in secret po yon, na salihin po between you and the Lord, kasi mahalaga po ito sa ating buhay, na maunawaan po natin kung ano yung fasting or pag-aayuno sa atin. Kaya nga, yung mga Pharisees noon portrayed themselves to be very spiritual, and when they fasted, everyone knew it. They wanted to get respect from the people so that they could have authority. Kaya nga po yung mga Pharisees noon, dapat hindi daw po, kailangan hindi mo masabi na spiritual, ano ka, mature ka, ito parang pinanadakan mo na nag-fasting ka, kasi para irespeto ka or bigyan ka ng authority, hindi po yun. Kaya maunawan po natin, sabi ni Apostle Paul, "The Lord Jesus taught that just as prayer is something that is done in private between God and the believer, fasting should be done in the same way in his letter to the Philippians." Kaya kinuruan po ni Apostle Paul yung mga taga-Philippians kung paano mag-fasting po. Gaya po natin ngayon, paano natin maunawaan kung ano yung fasting. Ito po yung ginagawa in private between God and the believer. Yun po yun. Kaya ang fasting, ito po yung, fasting is the one of the most powerful weapons for the people of God to destroy the enemy strongholds. Kaya po ang fasting, ito po yung powerful weapon po natin, kasi ginagawa po natin in secret between the Lord, kung ano yung gusto natin i-desire, gusto natin yung enemy, yung mga strongholds na talagang ito ay mawawala or hindi siya magtagumpay sa buhay natin. Kaya ang ginagawa natin, fasting, dahil ito ay powerful weapons po bilang mga anak ng Diyos. Kaya ang fasting po, number one is it should be done in private between God and the believer. Kaya nga po, hindi po dapat pinapaalam mo kahit kanino. Nasabihin mo, "Oy, sa leader, pastor, nag-fasting po ako." Hindi po yun. It should be done in private between God
and the believer. Kung ikaw man ang palataya, kung ikaw nakakilala sa Panginoon, ito yung gagawin mo kasi alam mo na pag nag-fasting ka, talagang sobra yung power ng Panginoon na may gagawin. At kung may gustong hingiin sa Panginoon, kung may gusto kang sabihin sa Panginoon na, Lord, yung buhay ko gusto ko gamitin mo, Lord, may mga kahinaan ako, pinag-fasting ko ito, Lord, alam ko na ibibigay ko ito sa iyo, Panginoon. May gagawin po ang Panginoon kasi ito yung powerful weapon po natin bilang mga lingkod ng Diyos, bilang anak ng Panginoon, bilang believer. Number two is, it should be humbly done before the Lord. Kaya nga po, pag nag-fasting po tayo, kailangan with a humble heart, humble spirit, kailangan teachable heart and teachable spirit, mga kapatid. Ang tinitingnan kasi po sa atin ng Diyos, yung puso po natin. Kung may mga gusto mong talagang isurrender sa Panginoon, idaan po natin sa fasting. Kung gusto mo taga-totally na mabago ka, kaya nga yung transformation sa buhay mo, idaan po natin sa fasting. Kaya ang pagpapasing mo, kailangan itong sabihin secretly between you and God sa buhay mo. Kaya ito yung sikreto natin. Kaya alam na po natin ngayon, nako, ang sikreto pala, bakit nangyari sa kanya, bakit ka pinagpapala? Yung pala, ginagawa mo kasi nag-fasting ka that time, may hiningi ka sa Lord. Nakita mo na binigay ng Panginoon. Kasi ito yung powerful weapons mo bilang mga anak ng Diyos. Number three is, it is the way to destroy the enemy strongholds. Kaya nga po, talaga pag nag-fasting ka, maraming gagawin ang Panginoon. At alam ko, alam mo, nagawa ko to, nag-fasting kami sa church before. Sobra, ilang days yun. Talaga as in, kasi iba-iba pong ano po ang pagpapas ng, kung ano yung leading sa inyo ng Lord. Kasi kami, bawa, 1 meal ka lang kakain, yung ganun. Iba-iba po yung mga, kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Kaya nga po, it is the way to destroy the enemy strongholds. Kaya ang pag-fasting po, tagang mawawala. Ito yung madidestroy yung gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Kaya ang sarap po pag nag-fasting ka. Kasi marami kang dapat isangguni sa ating Panginoon. At naniwala po tayo sa prayer and fasting, kasama po yun. Naniwala po tayo na sa paglapit natin sa Panginoon, may mga miracles, supernatural, na gagawin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya nga po, the Word of God is living and active. It is penetrates to dividing souls and spirit, and it reaches into the depths of our being. We need to allow the life of God that flows from the Word to transform us completely. Sa buhay po natin, kung may mga gusto pa natin isuko sa Panginoon, pag-fasting na po natin. Kung mayroon tayong nais na talagang hingin sa Panginoon, mga kapatid, nandoon yung alam na po natin ngayon, yung fasting, ito po talaga yung powerful weapon bilang Christian. Kaya nga, na-remind tayo ng Panginoon, kung may mga bagay na, mga stronghold sa buhay pa natin, mga bagay na gusto natin talagang si Lord yung mag-transform, magkaroon ng transformation ng buhay natin, kailangan natin mag-fasting. Kaya ang sarap, di ba? Kaya nga, ang pagpapasting, ano po ito, gagawin natin in secret lang po. Kasi ito yung ating secretong gagawin na may gagawin ang Panginoon sa ating mga buhay. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Lord, sa pag-remind mo sa amin, Lord God, na kami maging mature, Father God, sa aming buhay Kristiyano, Lord. Hayaan mo na maunawaan namin itong fasting, Lord. Ito yung secret weapon sa aming mga buhay bilang Kristiyano. Thank you, Lord, for remind us. Lord, we thank you, we honor you, Father God, for this day. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, tayo po'y dadako sa ating prayer items po, yung ating mga prayer requests. Alam ko na kung may mga bagay pa na kailangan nating mga pinagpipray, pwede po tayo mag-comment dun sa ating comment box po natin, at patuloy na kailangan po nating ito ay ilapit sa ating Panginoon. Let us pray. Samahan niyo po ako sa pag-pray, at alam ko na may mga personal din po tayong nilalapit sa Panginoon. Bigyan po natin pagkakataon na tayo manalangin sa ating Panginoon. Let us pray. Father, we thank you, we honor you, Father God, for this
after nung Panginoon, salamat dahil tunay nga Panginoon, Lord God, sa aming mga prayers, Lord God, ikaw ang Diyos na patuloy, Panginoon, na nag-guide sa amin, ikaw ang Diyos na napatuloy, Panginoon, Lord God, na nagbibigay, Panginoon, sa amin, Lord God. Salamat sa answered prayer, Lord God, na hindi pa lang namin sinasabi, alam mo na, Panginoon. Kaya po, Lord God, nilalapit namin ang aming prayer, Panginoon, sa oras ito. We pray, Panginoon, sa aming denomination, Father God. We pray for our Bishop Bicham, Panginoon, Lord God, Bishop Gardiner, Panginoon, Reverend Tim Sally, and Bishop, Panginoon, Lord God, ng PH Pastors, Father God, and I pray, Lord, kay Pastor Cesar Castellanos, Bishop Oriel, and Doc Alvin, Panginoon, Lord God, at sa lahat po, Panginoon, Lord God, ng mga lingkod mo pang naginagamit, Panginoon, Lord God. And I pray, Lord, sa G12 leaders, pastors, Panginoon, I pray, Panginoon, for our nation, Panginoon, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, na patuloy na ikaw manguna sa kanang buhay, Panginoon, Lord God. Lord, salamat dahil, Panginoon, na patuloy na manguna ka, Panginoon, Lord, sa aming economy, Panginoon, to be revived, Father God. Lord, sa mga churches, Father God, and I pray na patuloy, Panginoon, Lord God, na ito mag-grow, Panginoon, Lord God. Lord, hayaan mo na ang bawat nag-great commission mo, Panginoon, sa amin, Lord God, na pa-fulfill, Panginoon, Lord God, yung tinatas mo, Panginoon, sa amin, Lord God. I pray for our churches, Panginoon, to grow more, continue to plant churches, Father God, and I pray for our SAE pastors, Lord God, Lord, at patuloy mga panganikaw muna, Panginoon, sa mga SAE leaders, Lord, bigyan mo ba ng wisdom, protection, Father God. I pray, Panginoon, Lord God, na lahat ng gagamitin mo, Panginoon, yung mga negosyo, Panginoon, Lord God, i-bless mo kailang buhay, Father God, at naniwala kami, Lord God, sa lahat ng aming mga kapatiran, Lord, na sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, Panginoon, Lord God, ingatan mo kailang buhay, patuloy mo sila, Panginoon, palakasin, patuloy mo sila maging matatag, Panginoon, Lord God. And I pray, God, ng SAE family, Panginoon, na ikaw ang kumilis at ikaw manguna, Father God. Lord, we also pray sa may mga kasakit, Panginoon, Lord God. You are a great healer and you are a great doctor, Panginoon. Salamat dahil, Panginoon, Lord God, kapag kami nagtiwala, Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, kami ay magsigaling, Panginoon. Salamat sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo, Panginoon. I pray, Father God, kay Pastor Lily Nadal, Panginoon, Lord God, ikaw mag-touch sa kanyang buhay, Lord God. I declare a healing power, Panginoon, kay Pastor Dayan, Panginoon, kay Sister Ruby, Panginoon, kay Brother Nemesio, Panginoon, Lord God. Salamat kay Sister Tess Bakirin, Lord God. Salamat sa kagalingan, Lord, complete healing. Maging kay Tatay Alfonso, Panginoon, Lord God, sa aming mga kapatid, Lord, na pinagaling mo na, Panginoon, si Brother James Banuyot, Father God. I pray, Lord, na patuloy, Panginoon, na ikaw ang Diyos, yung complete healing sa kanila yun. Yung mga hindi mo namin nabanggit, Panginoon, may mga karamdaman, I pray, God, hindi magsing yung kamay upang abutin sila, Panginoon. You are a great doctor and you are a great healer, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, marahay pong salamat po, Panginoon, Panginoon, Lord God, at sa aming mga kapatirang, Panginoon, Lord God, na ilan na comfort, Lord God. I pray, Lord, na patuloy na itouch mo ka ng buhay. Embrace mo sila with your blood, with your power, Panginoon. Embrace mo sila, Panginoon, Lord God. At salamat po, Panginoon, sa mga aming mga kapatiran, Lord God, na mga nanghihina, Lord, palakasin mo sila, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, na patuloy, Panginoon, Lord God, na maging normal, maging COVID-free, Panginoon, Lord God. Salamat dahil binaba mo na, Panginoon, Lord, na sa level 3 na ang NCR, Father God. At alam namin, Lord, na hindi matatapos yung year na to na wala kang gagawin, Lord. Bless mo aking mga kapatid, Lord, i-bless mo mga nag-join every day, Panginoon, Lord, binigyan nilang oras pa ng daily devotion, Father God, sa pakikinig, to pray, Panginoon, Lord God, hindi kami mawawala ng pag-asa, Panginoon, dahil sa iyo, Lord, walang imposible, walang mahirap. Marami pong salamat sa oras na ito, sa aming mga prayers, God, sa aming mga trabaho, may negosyo, Panginoon, let your protection, favor, at pinasa breakthrough sa lahat, Panginoon. Lord, we thank you sa aming mga pastors, Lord, gamitin mo bawat churches, Father God, na mag-grow, Panginoon, Lord God, salamat ng marami. Marami, Panginoon, siya ay family, Panginoon, Lord God, na magkaisa, patuloy, Panginoon, ikaw ang Diyos na lagi may tataas sa mga buhay. Salamat ng marami, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa katapatan mo, Panginoon, sa amin. Lord, thank you for the answered prayer, Panginoon. Lord, sa mga personal needs pa namin, mga personal prayers pa namin, Lord God, ikaw hindi nakakaalam. Kaya, Lord, ibinibigay namin ito lahat sa iyo. Ang aming mga needs, lahat, Panginoon, Lord God, sa aming mga buhay, we surrender it to you, Father God. Thank you for everything, God. This afternoon, salamat, Lord, sa aming pagsama. Panginoon, pagsama mo, Panginoon,
Panginoon sa aming mga prayers at salamat sa answered prayer, Father God. Lord, we thank you. We honor you, Father God, for you are good and you are faithful, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Salamat na marami minsan pa sa hapong ito, Lord, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating everyday daily devotion po natin. Magsimula po ng 3 hanggang 3:30 lang po yun. At as the Lord ang magpapala sa inyo. Keep safe always. God bless us all.